How does it feel, Rich, to be back on TV5 where you started? Hey! La, natakot ako, kinabahan ako bigla. Tagal ko hindi nagganito. magandang hapon po sa inyong lahat. Hi, MJ. Hello. Ngayon, syempre masaya ako na may oportunidad pa rin na ganito sa pandemic na nangyayari sa atin sa mundo ngayon. May oportunidad pa rin na makapagtrabaho, makapagbigay saya. Yun lang naman yung hinahanap natin ngayon. Pero ako sa part ko naman bilang nanggaling din po ako sa TV5 tapos nagkapamilya ako. Nung umalis naman po ako sa TV5, wala naman, di naman ako nang burn ng bridges. Masaya pa sila sa akin sa paglipat ko. And nung nasa kapamilya naman na ako, doon ako lumaki, doon ako natuto. Kumbaga para kang nag-college, tapos bigla kang umuwi ulit. Parang ganun yung feeling ko ngayon. Medyo masakit, mahirap, pero masaya pa rin. Kasi same family at walang network wars ngayon. Lahat para sa ikagaganda ng lahat, ikasasaya ng audience natin. Hindi natin iniisipin ngayon. Pero ayun nga, masayang masaya lang po ako sa lahat ng nangyayari. Nice. Isa pa. How does it feel to be hosting a variety show? At saka, may segment ka ba dito? Dito po kasi sa show namin, pantay-pantay kaming lahat. Si Kuya Jason kahit na haligi na siya ng comedy, kapantay pa rin namin siya. Pati si Ate SS. yung mga senior. Legend. Yung mga matatanda na po doon sa po yung aligid daw kasi po yung ugat. Oo, pantay-pantay naman po kaming lahat. Bawat isang bibigyan ng segment, bawat isang nabibigyan ng spotlight. At doon po sa Banana Sunday, na-train na po nila din ako na mag-host ng konti-konti kahit na medyo hirap ako. Pinipilit pa rin nila ako. Medyo maraming pagkukulang, pero natutuwa ako sa tiwala na binibigay sa akin ng pamilyang ito at sa lahat ng cast na ito. Can you talk about your TV5 experience as one of the cast of the past TV5 dramas gaya ng Bisibisbay, Glamorosa, and how do you feel about transitioning from drama series to comedy again? We know you did that as well in ABS. Grabe yung mga tanong, masyadong English. Kasi manalaga, articulate ng questioning natin. Napapasearch ako sa Google eh. Yung experience mo lang daw, girl, yung nagtrabaho ka dito dati, syempre. Di ba TV5 princess ka pa nun? Oo nga, mga nene days. Malaking adjustment na ginawa ko from TV5 to Kapamilya, tapos from TV5 to drama ng Kapamilya. Masasabi kong lumaki ako sa Kapamilya. Mas marami ako na experience, mas marami ako natutunan. With TV5, siguro dahil bago pa lang ako, nag-a-adjust pa ako, kaya sobrang yung acting ko masyadong hilaw, mga ganun. Parang, kumbaga, parang mga 3 years old pa lang ako, mga ganun. Parang bagets pa, kaya nung nag-grow na ako, sakto naman ang paglipat ko ng Kapamilya, mas nagkakaroon na ng lalim yung acting. Tapos nung napunta naman ng comedy, hindi ko rin na-expect. Kasi hindi ako sobrang tahimik kong tao. Dati. Ngayon hindi na. Tapos natuto akong dumaldal nung nag-Banana Sunday na ako. Nung sina-direct Badji, kinukulit na ako, sinong Kuya Jobert, sinong kay Jason. Doon ako natuto ng maraming bagay sa kanila, lalo kay Ate SS. Oy, po ah! Sa kanila ako lumaki din talaga at marami akong natutunan, hindi lang sa acting, hindi lang sa comedy, kundi pati sa totoong buhay, kung paano makitungo sa mga tao. Yun, parang feeling ko dito ako naging buo sa comedy.